Thailand po, isa na namang insidente ng road rage na nagresulta ng pagkawala po ng buhay ang naging usap-usapan ng marami. Kaya naman, ang tanong ng sambayanan, ano ba ang ugat ng road rage at may paraan ba ito para mapigilan? Mga kada, panoorin po natin ito. By definition, ang road rage ay aggressive or angry behavior exhibited by motorists gaya ng rude and verbal insults, yelling, physical threats or dangerous driving methods na ang target ay kapwa drivers, pedestrians at commuters na nakaalitan o nakagirian sa daan. Kadalasan, ang road rage ay nagsisilbing trigger lang para sa mas malalang road and vehicular accidents. Ano ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng road rage ang mga tao? May paraan ba para ito ay mapigilan? Usapang road rage kayong Martes dito sa Kada Umaga. Makasama po natin ngayong umaga ang Chief ng Special Operations Division Task Force Limbas Highway Patrol Group ng PNP na si Police Colonel Joel Kasupanan. Magandang umaga po, magandang umaga Colonel po, Ma'am Joel. Marami lang pong nakakapansin ng mga netizens natin sa social media na parang on the rise daw po ang road rage. Unang-una, ano po ba yung mga incidents na makukonsider nating road rage incidents, Colonel? May mga recorded tayong incidents, especially sa... Actually, ang hinahawakan nating data is yung road crashes. So, road crashes. So, may mga road crashes tayo na... na-associate or nagkaroon ng road crashes because of road rages or hindi pagkakaunawaan ng drivers at saka ng motorists. Okay. Para po malaman ng lahat kung ano po yung tinutukoy natin, ano po ba ang ibig sabihin ng road rage? Para yung road rage sa ating definition is yung violent or aggressive behavior ng isang motorista o driver sa kapwa niya motorista o driver din. Okay, aggressive behavior. So nakapaloob na po dito yung paninigaw sa ibang driver, tama po ba? Paninigaw, pananakit, paninira ng sasakyan, aggressive driving, yung kumakat po or sumisingit. Pati po ba yung obviously, ito po si Kuya, road rage talaga. Yung pong pagbusina ng tuloy-tuloy, ng paulit-ulit, yun po ba yung makukonsider din nating road rage? May mga, kasama po siya as aggressive behavior ng isang driver. Oh, basta lahat po ng behavior na makaka-insight ng pagkainis or galit sa isa pang motorista, yes, makukonsider nating road rage. Yes po. Oo. Ito po ba'y nag-a-apply lamang sa mga drivers lamang, kapwa drivers, or kasama rin po ang mga pedestrians natin? Basta po road users and motorists. So drivers, pedestrians, so yun po. Pati siklista. Opo. May mga incident tayo na siklista po ay nadadamay. Oo. Base po sa inyong data, gaano karami po ang mga vehicular accidents na cost po ng road rage? Doon sa data natin, last year we have 66 na road rages, recorded road rages. 66? Yes po. For the entire year. Pero sa road crashes natin, we have, for the past 4 years, we were able to record 55,000 road crashes. Or road incident. 55 road crashes. Yes po. Parang maliit lang po, yung statistics. Siguro po, marami pong hindi nagre-report. Siguro, unless it causes traffic or an accident, hindi na po natin naitatala kung ito talaga ay road rage incident. Tama po ba? Maaari po. Basta po yung aming pong pinanghahawakan is yun pong recorded. Ibig sabihin, may complainant po at may biktima. Oo, yung katatapos lang po na incident sa EDSA at Ayala. Opo. Nabalitaan natin lahat, katatapos lang po nun, na-aresto na po yung mamang nakapatay ng family driver. Opo, yung suspect po natin di ay umano, arrested kasi po. Hindi pa naman siya convicted. Ay, hindi pa po. Oo, paano po siya nahuli? During the hot pursuit operation po ng ating mga... investigators on the ground. So, nakuha po siya, na-trace po kung saan siya nagpunta. By the aid po ng ating mga CCTV at saka ng mga eyewitnesses po. Oo,
Oo, kasi dun sa pagkakataong yun, eh, dahil sa nangyari dun sa dalawang motorista, meron pang nadawit na mga motorcyclists. Tama po ba? Opo, kasi po yung victim natin, since wounded na siya, so nawala na siya ng control dun sa minamaniho niyang sasakyan. At natumbok po yung ibang motorist na motorcycle riders natin. Yun po, yung incidenting yun, ano po ba ang naging dahilan nun? Ano po ba ang karaniwang dahilan kung bakit nagkaka-road rage po sa ating mga daan? Well, in general, is yun pong hindi pagbibigayan. So, usually po yung mga drivers natin nawawalan ng patience, nawawalan ng tolerance in dealing po sa ibang kapwa nila motorista. Pag nagkaroon po ng gitgitan o hindi pagbibigayan. Mm-hmm. Ano po ba ang mga dapat na, ano po mga violation na ang pwede nating isampa kapag napatunayang na-involve po ang isang driver or isang road user sa isang road rage incident? Sa atin po, ang ipinapatupad po natin is yun pong ating Traffic Code of the Philippines. So yun pong Republic Act 4136. So doon po napapaloob yung tamang actuations o tamang yun pong mga responsibilidad ng isang driver pag gumagamit ng kalsada. Mm-hmm. So ang mga usual na dahilan, yan, hindi nagbibigayan. Mm-hmm. Ano pa po? Yun po, basically, that's it, eh, no? Kapag nagigitgitan sila or nagka-cut sila sa lane ng iba, tapos hindi pinagbigyan, yun na, away na. Opo. Oo. Police Colonel, baka pwede nyo pong bigyan ng mga tips or advice ang ating mga kadang nanonood ngayon na motorista kung paano maiiwasan ang road rage. Sa atin pong mga kababayan, sa mga kada po, lagi po nating isaalang-alang na ang pagmamaniho po ay pribilehiyo na ibinigay ng ating gobyerno. So, hindi po yung dahilan upang abusuhin natin at maging yung pong ating behavior ay hindi naaayon sa batas. So, lagi po sumunod sa batas kung ano po yung pribilehiyo yung ibinigay sa atin, huwag nating abusuhin as drivers po. Tandaan natin, hindi po natin to karapatan. It's a privilege. Privilege, so pwedeng-pwede po tayong tanggalan ng pribilehiyong ito by revoking our driver's license. Yes po, ma'am. So hindi na tayo pwede magmaneho. And also siguro, sir, ano no, dahil is it because also the worsening traffic situation kung bakit umiinit ang mga ulo ng mga tao? Isa rin po yan na contributory factor po. Talaga naman, alam naman natin lahat yan na parami ng parami ang ating mga sasakyan sa daan. Ang daan natin, eh, hindi ganun kabilis ang paglawak at pagdami rin. Yes po. So siguro, what we can tell our kadas is, ano, Colonel, leave early para hindi kayo umiinit ang ulo, di ba? Yes po, mama. Doon umiinit ang ulo natin kapag late na nga tayo, tapos matatraffic pa tayo, tapos hindi tayo pagbibigyan. Yes po. And nagpapatong-patong yung dahilan, yes, kung paano tayo mapupunta sa init ng ulo. And also, I guess, we should not take it personally. Kapag kinat po tayo sa daan, hindi nangangahulugan na personal ito against us. Yes, di ba? Baka malay natin, isa to sa mga kada natin nagmamadali rin po. At late nakaalis ng bahay. Ano po ba yung mga paraan kung paano tayo pwede mag-cool down behind the wheel? Unang-una po is at siguraduhin natin na nasa 100% kwan tayo. Yun pong ating mental at physical condition pag nagmamaneho. At saka sisiguraduhin natin na meron po tayong tinatawag na de-escalation. So pwede tayong umiwas pag na-involved sa ganun na aggressive na driver. Pinakadabis po is umalis po tayo doon sa sitwasyon na yun. Wag na po natin silang businahan. Yes, wag na po natin silang babaan ng window. Mm. 'Di ba, tumigil sa daan at kung ano-ano pa, dahil hindi natin alam kung sino ang may dala ng baril na makakos pa ng loss of life. So, Colonel, maraming salamat po. Ano po ba ang mga hakbang na ginagawa ng ating PNP para ito po ay maiwasan din?
Unang-una po, yun pong aming coordination with other government agencies na involved sa maintenance of peace and order at saka traffic direction and control gaya po ng LTO, ng MMDA at lahat po ng local enforcers natin na nagmamando ng traffic po is continuous po yung aming collaboration at saka yung presensya po ng ating mga pulis sa kalsada. So, is napakalaking bagay po yan pag nakikita ng mga motorista na may pulis na pwede, anytime pwede po nilang malapitan. So, isa rin po yan sa isang factor para po yung mga drivers natin at motorists natin ay umiwas po sa aggressive behavior. Tama. Eh, sulit ba naman yun? Diba? We lost a life just because of a traffic altercation. Hindi yes po ba? Ma'am. Maraming salamat, Police Colonel Joel Kasupanan, sa impormasyong ibinigay niyo po sa amin ngayong Martes. Kaya mga kada, keep it cool, chillax lang po tayo sa daan, at intindihin po natin na siguro think happy thoughts. Yes. Huwag tayo uminit ang ulo dahil before long, makikita na po natin yung mga taong gusto nating bisitahin. Yes, hindi ma'am. Po ba? Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!